Sa pagpasok ng bagong taong 2019, meron kang 365 opportunities. Alam mo ba yon? Kamusta mga kaibigan at welcome po sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Nai-excite akong ibahagi sa inyo that this year, merong 8 investments na maaari niyong simulan sa halagang 5 piso to 100 pesos per day. Ano-ano ang mga yon at paano? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Unang-una sa ating listahan ay ang Money Market Fund. Ano ba ito? Ang Money Market Fund ay isang paper asset investment na suitable for investors with a low risk tolerance and have a short-term investment horizon. Feature nito, this fund provides higher annual returns than your bank savings account and does not impose any sales load on you. Magkano para makapagsimula dito? 5 pesos a day or 100 pesos per month. This fund is for you if you want to have very low risk in your investment but potentially earn better than regular current or savings or time deposit. Don't want to look far into the horizon dahil nga short-term investment ito. Ang money market funds are beneficial as early as 1 year from date of investment. Kung you're considering then time deposits or opening a new savings account but are wondering if there are better options, so money market fund is for you. So ang holding period ng money market fund is 7 days. Ngayon, pwede ka bang mag-withdraw anytime for this? Of course, you can. If halimbawa magtigil ka ng bayad, okay lang ba yon? Of course, okay lang. Dahil hindi naman talaga siya kailangang bayaran every month. So, depende talaga yan sa'yo. So, wala tong term. Pwede ba mag-apply dito ang mga nasa abroad or yung mga OFW? Of course, you can. Anong makukuha ng pamilya kung mawawala ang investor? Basta, make sure that this type of investment na meron ka, ang money market fund, dapat nasa last will and testament mo para mag-claim ng iyong pamilya ang investment na ito. Ito ay isang portfolio mix ng money market fund na kinuha ko po sa isang mutual fund company. You can apply this directly or pwede rin sa isang principal distributor katulad ng IMG. Pangalawa ay ang balanced fund. Ano ba ito? Ang balanced fund naman is the middle of bonds and equities, a mix of fixed income and investments with high growth potential like stocks or equity securities. So ang feature nito, you can use this fund to build wealth over time while seeking other investment avenues. Balanced funds are channels for diversification too, as they provide potential steady income from fixed income securities and growth potential from equity investments. How much to start this balanced fund? 33 pesos a day or 1,000 pesos per month. Wala po itong holding period, so you can withdraw this anytime. Pwede ka rin magtigil ng bayad if you want dahil wala naman po itong term. Now, this fund is for you if you are ready to invest and are currently looking at a long-term investment horizon. And if you are willing to take the risk but are not ready to have 100% exposure in the equity or stock market, maaari bang mag-apply ang isang OFW dito sa balanced fund? Yes, pwede. Just follow the video tutorial na nasa description box below. Ito po ang portfolio mix ng balanced fund. A mix of equity and fixed income instrument. Dahil ito ay isang pure investment, you have to make sure na ito ay nakasulat sa iyong last will and testament para if ever may nangyaring masama sa iyo, your family can claim this investment.
Pangatlo ay ang Kaiser Ultimate Health Builder. Ano ba ito? Kung ikaw ay naghahanap ng almost complete financial plan that includes insurance, long-term healthcare, at investment, maaari kang magsimula with Kaiser Ultimate Health Builder. Sa halagang 88 pesos per day, ay pwede ka nang magkaroon nito basta ang edad mo ay 40 years old pababa. Ang feature nito ay meron kang investment that you will receive 7 to 10% dividend income after mong ma-fully pay. And then, may healthcare ka na maaari mong gamitin during paying period dahil may hospitalization benefit and can avail of the annual physical examination at dental benefits din. At pagkatapos ng paying period, lahat ng mga pre-existing illness ay ma-covered na. If hindi naman magamit ang mga benefits during sa paying period, it will become a bonus upon maturity. Of course, meron din siyang insurance component. So, ibig sabihin, if something happens to you, may nangyaring masama sa'yo, your family will receive an insurance money. At kung ang cause of death is accident, ang insurance money will be doubled. Kung sakaling matigil ang pagbabayad, maaari mo pa rin itong ma-reinstate dahil binibigyan ka ni Kaiser ng 2 years para gawin yung reinstatement. So, hindi basta-basta ma-forfeit ang iyong policy. Now, no need for you to write this investment sa iyong last will and testament dahil meron naman ikaw na naisulat na automatic na beneficiary na maaaring mag-claim if ever may nangyaring masama sa'yo. At of course, itong Kaiser ay transferable. And upon maturity, your Kaiser will be good as cash. So ito ay swak na swak sa mga taong mag-uumpisa pa lang mag-invest dahil covered na ng Kaiser ang 3 important financial blocks. Ang 88 pesos per day or 2,647 per month ay pwede lang i-avail ng mga tao ages 10 years old to 40 years old. So kung ikaw ay 41 years old to 60 years old, you have to apply for the higher plan. And for you to learn more about this Kaiser, how this work, watch this video para maintindihan mo. Ang link ay nasa description box below. So itong Kaiser, maaari mong gamitin habang ikaw ay nagbabayad. At kapag ikaw ay tapos nang magbayad, meron ka pa rin benefits. And at the same time, you will now earn a dividend income of 7 to 10% per year. Pwede bang mag-apply kahit nasa abroad? Yes, pwede. Anong requirement? I-fill out mo lang ang form, pakisunod lang ang video na nasa description box below. Pang-apat ay ang bond fund. Ano ba ito? Isang financial instrument, paper asset investment na kung saan ang fund ay naka-invest sa high-quality government and corporate debts issued by the Philippine government and prime Philippine companies. So, ang bond fund ay walang holding period. Now, ito ay para sa'yo if you are an investor with a low appetite for risk and you're amenable to modest returns. And if you have money lying around but might need it anytime soon, so your investing horizon is closer towards the medium term. If you want to dip your toes into investing and try the least risky of all medium-term investment first. So ito po ang portfolio mix ng isang bond fund. So you can start this investment as low as 33 pesos per day or 1,000 pesos per month. Ito ay pwede mong i-withdraw anytime. Pwede ka rin magtigil ng bayad if you want dahil wala naman po itong term. So if ever may nangyaring masama sa'yo, you have to make sure lang na itong bond fund investment ay naisulat mo rin sa iyong last will and testament para ang pamilya mo ay maaari nilang itong i-claim. Paano mag-apply nitong bond fund? Just watch my video tutorial na nasa description box below para mag-guide ka. Pwede rin bang mag-avail ang isang OFW dito? Of course, pwede. Number 5 ay indexed fund. Ano naman ito? Ay isang long-term investment outlet that allows you to diversify your money
in a mix of domestic stocks. The fund aims to mirror the performance of the Philippine Stock Exchange Index or PSEI. Ngayon, ito po ay para sa'yo if you are interested in riding on the performance of the Philippine Stock Exchange Index. And if you have a high appetite for risk and willing to invest for the long term. And if you are looking for a passively managed fund. Ang indexed fund po, ang holding period nito ay 30 days. So, you can withdraw naman anytime if you want. And then, kung hindi rin required na hulugan every month, but highly recommended na makabili ka ng shares palagi para ma-maximize mo ang potential earnings ng investment na ito. At ito naman po ang portfolio mix ng indexed fund. Pwede bang mag-apply ang OFW dito sa indexed fund? Of course, pwede rin. Just watch my video tutorial na nasa description box below. Now, you have to make sure na this indexed fund ay nakasulat sa iyong last will and testament para if ever may nangyaring masama sa'yo, your family can claim sa investment na ito. Pang-anim ay fixed income instruments. Ano naman ito? Ang fund na ito ay naka-invest sa isang domestic fixed income instruments issued by the Republic of the Philippines which are defined as unconditional obligations of the state and backed by sovereign guarantee. These investments have minimal yield guarantee but are considered as one of the safest investment outlets. So, ang fixed income instrument ay wala pong holding period. And this fund is for you if you have money saved which you will use in the near future but want to earn more than the standard saving account interest rates. And if you want to preserve your nest egg without engaging in a business or dealing with complicated stock market trading. And if your investment horizon is currently for the short term and you want to get your toes wet with mutual funds before eventually venturing into longer term options. At ito naman po ang portfolio mix ng fixed income instrument. Maaari kang magsimula sa fixed income instrument sa halagang 33 pesos a day or 1,000 pesos per month. Pwede bang mag-apply ang isang OFW? Pwede rin. Sundin mo lang ang video tutorial na nasa description box below. And again, dahil ang fixed income instrument ay isa ring pure investment, you have to make sure lang na ito ay nakasulat sa iyong last will and testament para if ever may nangyaring masama sa'yo, your family can claim this investment. Pangpito ay ang MB Life Most 18. Ano naman ito? Kung ikaw naman ay naghahanap ng insurance, pero may investment component at pwede mong ma-withdraw anytime without charges, ito nga ang Most 18. For as low as 33 pesos per day, you can apply for 1 million coverage basta ang edad mo ay 20 years old below. Now, ang feature nito, fixed term rate ang premium for 18 years. Pwede kang mag-withdraw anytime without charges. May investment income ka dahil may investment component called Premium Deposit Fund or PDF. Maari mong gamitin ito to finance your kids' education or for your retirement. Anong makukuha ng pamilya kung mawawala ang investor? Of course, ang insurance money. Paano mag-apply nito? Magpagawa ka ng quote at pakisunod lang ang video na nasa description box below. No need na ilagay ang Most 18 sa iyong last will and testament dahil merong nakadeclare na beneficiary pagka kukuha ka ng plan. Kung ang edad mo ay 30 years old pababa at kukuha ka ng 1 million na coverage, ang babayaran mo lang ay 18 pesos per day or 518 per month. So, for you to learn more about this Most 18, how this work, kindly watch this video na ang link ay nasa description box below. At ang pangwalo ay ang equity or stock fund. Ano naman ito? Kung nais mo namang mag-invest sa mga malalaking company katulad ng SM, Ayala, Meralco, BPI, BDO, Metro Pacific Investment, at iba pa, then, you can do that sa halagang 33 pesos per day
or 1,000 pesos per month. Dahil itong equity fund is a long-term investment plan that enables you to maximize the earning potential of your money. Now, ang feature nito, may fund manager na siyang pumipili kung anong company ang ilalagay doon sa portfolio. So, hindi mo siya kailangang bantayan. Swak sa mga walang time mag-buy and sell ng stocks. Sa mga hindi pa knowledgeable about stock market, dahil ito ang basic talaga, ang equity fund. FYI, si government, ang Social Security System or ang SSS, nag-i-invest na rin sa isang equity fund. Ang average rate of return is 12%. No need na hulugan every month, but highly recommended para ma-maximize mo ang earnings. Ang goal mo dapat dito ay padamihin ang shares mo by buying every month if gusto mo. At ito pa, tax exempt ang gain ng isang equity fund dahil in-encourage nga ng government na sana lahat ng mga tao ay mag-invest na. So ito po ang typical na portfolio mix ng isang equity fund. Ito ay para sa iyo if you have set aside enough for your short-term needs and you have enough money for investing. At if you understand the risk of investing equities but you also want higher returns. And if you have no immediate need for investments and are willing to invest for the long term. Pwede bang mag-apply kahit nasa abroad? Yes, pwede. You have to follow lang the video tutorials na nasa description box below. So, you can apply this directly or pwede rin sa isang principal distributor katulad ng IMG. Ngayon, ano ang makukuha ng family if ever may nangyaring masama sa isang investor? Of course, again, dahil ang mga paper asset investment katulad ng mga bond fund, balanced fund, fixed income instruments, indexed fund, equity fund ay mga pure investments, you have to make sure lang nakasulat ito sa iyong last will and testament para ma-claim ng pamilya mo. Paano mag-apply nito? Just follow the video tutorial na nasa description box below. Sa 8 investments na naibahagi ko sa inyo, make sure na kahit isa or dalawa, maximum of 4 or 5, ang magkakaroon ka this year, 2019. Tandaan, hindi yan sa laki ng amount na ini-invest mo. Kung hindi, doon sa consistency, doon sa pagiging disiplinado mo. Mahalaga rin na nabuo mo ng tama at ng strong ang iyong financial foundation. So marami ka ng choices kung alin ang mga maaari mo nang simulan na investment this year 2019. At make investment a part of the fiber of your life. Dapat maging automatic na ito sa inyong normal na routine. Sa sobrang affordable na mga investments na available ngayon, wala nang rason para hindi ka makapag-umpisa ngayong taon na ito, di ba? So gawing automatic, make investing a part of the fiber of your life. Nais mo pa ring matuto dahil may mga katanungan ka pa. Ang masasabi ko sa iyo, invest in yourself. Pag-aralan ang financial education. Yan ang best investment na gagawin mo sa sarili mo. Now I can help you on that. Attend my free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time. Just message me sa aking Facebook Messenger para maibigay ko sa iyo ang Zoom meeting ID. So I hope sa 365 opportunities na meron ka this year 2019, you will grab most of those. Ako po muli si G.E. Saal na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you!